si mami na matok na nahimik siya. And then yung daddy ko na hindi talaga siya matok, nagsalita siya. Which is a bad thing. Na asin talagang kinabahan ako. And then, sinabihan ako ng daddy ko na sinira mo yung pangarap ko sa'yo. Doon ako na hurt. Hey guys! So for today's video, medyo kakaiba siya. Because this video would be a very, very personal for me. And for a very long time, hindi ko pa to talaga natatakil. And hindi ko pa talaga siya na i-share sa inyo talaga fully. Siguro may mga ibang tao na aware sa sexuality ko. And at the same time, sa story, kung paano ko nag-out or paano ko sinabi sa mundo, sinabi ko sa family ko, sinabi ko sa friends ko. And in celebration of Pride Month, yes, syempre, I want to share my story din naman, my side of my story, kung paano ko natanggap yun sa sarili ko, kung paano ko na-realize na ganito talaga ako, and at the same time, kung paano ko din nasabi sa family and friends ko, most especially to my family. Ayun, gusto ko lang muna magbigay ng shoutout sa the community, ayan. Ang ganda, ito, yung shirt na suot ko ngayon, galing sa kanila. Binili ko siya actually sa Shopee, so ayan, kung gusto nyo, kung bet nyo yung, ayan, no, may mask. Naka-mask na rainbow mask, ayan. Available to sa Shopee. Ayan, ililink ko na lang yung mga link ng shirt and yung mask niya dito sa video na to. So, in celebration of the Pride Month, ang dami kong viewers na nagtatanong sa akin kung paano ako nag-out and paano ako sinabi sa family ko, because I have a younger audience dito sa platform ko sa YouTube. And gusto kong ma-share yung story ko kasi alam ko mahirap mag-out, alam kong mahirap sabihin sa tao, sa family mo, and most especially, mahirap siyang tanggapin sa sarili mo. So, in this video, sana makatulong siya, and at the same time, maka-inspire sa mga tao, because alam kong mahirap, but hindi ka nag-iisa sa laban na to. You have me, you have us, the community, so yes! I'm gay. Actually, marami akong viewers talaga na ever since na gumagawa ako ng music, talaga marami silang sabi sa akin na, ay, akala ko ganito ka, akala ko straight ka, akala ko tomboy ka. So, napagkakamalan pa akong tomboy, nakakatawa. But, hindi ko na lang siya ina-address talaga fully. Kasi sabi ko sa sarili ko, ayokong mag-label sa sarili ko. Because, at that time, gulong-gulo pa rin ako, nagka-girlfriend ako. Nagkaroon ako na tatlong girlfriend. One of them, as in intimate relationship. So, hindi ko alam. As in, sobrang gulong-gulo ako sa sarili ko noon. And at that time, ayoko talagang bigyan ng label yung sarili ko because gulong-gulo nga ako sa sarili ko. Tapos, at the same time, yung society, binobombard ka na parang, ah, you have to be like this. Kailangan ganito ka. Baka mamaya pagbading ka, masalo kang aawayin, masalo kang paglalaruan or ibubuli, ganyan. Which is, yun yung nangyari din sa akin. I mean, siguro at a young age, alam ko naman na sa sarili ko na medyo may confused stage ako, but I'm still on the process na para tanggapin siya kasi hindi ko pang natanggap na parang, oh my God, ayoko rin maging ganito, hindi ko naman pinili maging ganito, bakit ako naging ganito? So may mga life realizations akong ganun. So at a very young age, naramdaman ko na parang kailangan ganito ako, kailangan ganito ka, kasi sinasabi nila na ay babae at lalaki lang yung ginawa ni God. And most especially, galing akong Catholic school, so medyo strict talaga sila when it comes to religion and sa mga beliefs natin talaga as a Catholic people. So, sa school ko, during high school and during grade school, as in, freely ako gumalaw. As in, kung gano'n ako kagaslaw ngayon, siguro mas malambot pa ako nung mga kabataan days ko. Nakakatuwa kasi supportive yung mga friends ko noon at that time, and at the same time, mga teachers ko, hindi naman nila ako as in dinidisregard, but andun yung struggle and yung takots na parang, oh my God, yung mga classmate ko, parang ibubuli ako neto, ganyan-ganyan. And at the same time, sasabihan ka nila na bakla, ganyan. Tapos parang pag bakla ka, parang ang degrading sa pakiramdam. Tapos parang mapapaisip ka na naman na hindi ko naman pinili to, na ganito naman na talaga ako. I mean, dapat ba baguhin ko yung sarili ko para magustuhan nyo ako? Or dapat ba maging totoo lang ako sa sarili ko? So, ayun, ang dami kong katanungan nung mga kabataan age ko. And then, nagkaroon ako ng girlfriend nung grade school, puppy love, which is umabot siya hanggang second year high school. Ayun, shout out dun sa dalawang ex ko. Ayun, sila, yung dalawang ex ko ngayon may, actually, tatlong ex ko, may anak na, and at the same
same time. Lahat sila happily married. So, I'm just really happy. And nakakatuwa na up until now, friends pa rin kami. And if you're watching this, I know na makakasama kayo dito sa story ko because isa kayo sa malaking chapter ng buhay ko. It's not just that na dumaan lang kayo or ginamit ko kayo. Well, partly siguro, ginamit ko kayo because I want to convince myself na hindi ako ganun. And partly din na hindi ko kayo ginamit because minahal ko naman din kayo. So, ayun. If catch up tayo soon, di ba, mga Mars? But, ayun. Fast forward, during high school, doon ako mas naging free, mas naging open, and at the same time, yung community hindi pa gaano ding ganun kalaki or parang hindi pa siya talaga well-tackled dito sa Philippines yung mga LGBT community. Well, meron, but hindi siya yung as in talagang well-spoken out na parang ngayon, napag-uusapan siya, tapos may mga platform, may mga, as in, may mga pinaglalaban, ganyan, as in yung may whole community. Or siguro hindi lang ako aware nun because, yun nga, syempre, high school ka, kailangan studies ang priority mo. So, ako, yun, wala naman akong harot nun, wala naman ako landi nun, and, ayun, tanging aralan talaga. Hindi natin sure. Pero, may mag-comment pala dito. But, ayun, after graduation, 2011, I graduated high school. And then, ayun nga, hindi ako nakapag-college, so I have to work out with my passion, ayan, which is ito yung pag-film, pag-vlog, and at the same time, singing. So, ayun yung talaga yung nag-push talaga ng career ko. And fast forward, 2015, I met a guy online, on an app, nakakatawa. Kasi very unexpected ko siyang mamimit. Sige, sabihin na natin, sa Tinder ko siya na-meet. And at that year, wala pa yung limit ng scroll, ng swipe ng Tinder at that time. As in talagang only talaga siya, only swipe ka talaga. Tapos, sabi mo mamimit na tao. And at that time din may mga story. Actually, sa Tinder nga ata nag-originate yung story. Tapos parang in-adapt lang ng ibang apps. Hindi ko lang sure ha, pero parang may ganong feature sa Tinder before. And syempre, dahil tuwan-tuwa nga tayo sa sarili natin na parang, parang ako kasi, part talaga ng sarili ko is yung happiness ko talaga yung nakaka-reneg ng ibang stories ng mga tao. I like hearing other stories from other people. And I like meeting up with other people, ganyan. So, ayun, at a young age, 2015, ilan taon na ata ako nun? Siguro mga 16, 17, ganyan. Ayun, nagti-Tinder ako, 16, 17. Pero hindi ko naman sinasabi na mag-Tinder kayo, guys, ha? Hindi pala ako 16, 18? Basta parang ganawa ko, do the math, ang hirap. But, ayun, hindi ko naman sinasabi na mag-Tinder kayo just to find your love or soulmate, ganyan. But, this is what happened to me. So, ayun, nagtry ako ng Tinder. Tapos, umabot yung match ko. Hindi naman sa pagmamayabang. Umabot yung match ko nun for about parang 7K. Parang ginawa ko siyang followers, ganyan. Kasi natuwa ako, at that time, ang dami ko nakakausap. Tapos, yun nga, people do come and go. Hindi ko naman sila kinukulit na kausapin mo ako, you have to stay, ganyan. Syempre, we have to realize na people do come and go, and that's okay. May mga tao talagang hindi magsistay talaga sa buhay mo, and that's okay. So ako, sabi ko, di sige, okay lang, ganyan. So, ayoko rin naman mag-unmatch because mahilig talaga ako mag-keep ng memories. Most of the times, alam na mga kaibigan ko yan, even receipts, even screenshot, even photos, basta andun ako or andun ako dun sa moment na yon, tinatago ko talaga, even stories, as in talagang ina-archive ko talaga siya, ini-store ko talaga siya sa cloud because I want to trip down on a memory lane minsan, ganyan. And ayun, sabi nga ng mga friends ko, ako yung parang throwback king, throwback queen, basta as in, mahilig ako mag-throwback. High school friends and yun nga, YouTuber friends. Hindi ako talaga mahilig mag-unmatch. So, umabot yung match ko noon sa Tinder na parang 7,000, 6,000 or basta ganun, something na ganun. And then nakakatuwa na parang from all those people na nakakausap mo randomly talaga, nakakatuwa na parang mayroong isang guy na magsa-stand out from all those people talaga na nakausap ko. As in talagang may asawa, may anak, nangangaliwa, hindi pa out. As in, ang dami kong tao nakausap nun. And I think that's normal to explore yung side na yun. Because yun nga, at that time, hindi ko pa talaga fully tanggap sa sarili ko na ganito talaga ako. Ayun, nakakatuwa na minamit akong guy, 2015. And then, we had dinner, nag-movie kami, and then inabot kami ng McDo. Tapos dun sa McDo, din-drawing niya ako. He's a multimedia artist, student at that time. And then, nakakatuwa kasi sabi ko, oh my God, parang nag-click kami. And that's the time when I felt na parang, okay to. Parang
parang may magic, ganyan. Hanggang sa nagkausap kami, nag-get to know, ayan, fast forward. Right after namin magkita, August. Ayan, di ba may receipts? Sabi mo, may receipt talaga ako. Right after na nagkita kami na August 11, ayun, nag-ano kami, as in, literal hangout, nagpupunta kami ng place niya, pupunta siya sa place ko, nakikitulog siya dito sa bahay, and pupunta kami ng Intramuros, museum dates kami, tapos siya din yung parang nag-introduce sa akin na maging connected ka with God, ganyan, tapos naging center talaga din ng friendship namin, yung pag-church every Sunday, naging habit namin yun, which is a good thing. And then, fast forward, September 3, 2015, nag-change ako ng relationship status, which is in a relationship. Diba? Ang bilis. Ang bilis ni ate mo, girl. Wala. One month lang. One month lang yung tinagal. But, ayun, sabi ko naman sa sarili ko, wala naman yun sa tagal or parang sa bilis, ganyan. So, ayun, natuwa lang ako na, ayun, tumagal kami. 2 years, 2.5 years, nakakatuwa. Kasi tumagal kami and ang dami namin pinagsamahan. So, ito na yung coming out story ko. Because at that time na parang dun sa getting to know each other, ano namin, stage namin, siguro few weeks, ganyan, lagi kaming magkasama and most of the times pinapupunta talaga dito siya sa bahay. Tapos nung naging in a relationship na kami, mas naging vocally about it ako sa internet. Oh my God. Talagang, oh my gosh, internet is very nakakatakot na place. Kasi siguro mababalikan pa lahat ng yon, lahat ng mga pinagko-comment ko or parang mga pinagtatag ko sa kanya at that time. Kasi diba, pag bata ka, pag in love ka, hindi mo magtag na parang, uy, tingnan mo to, ganyan, uy, ganyan, nakatag siya. Tapos mga love quotes or parang relationship goals, yung photo or yung post, ganyan. So, mahilig ako mag-ganon. Tapos, ang endearment namin is babe. Ayun, so syempre, pag nagtatag ka ng tao sa public post, nakikita din ng mga friends of friends mo. So ako, friends ko yung dad ko, friends ko yung mommy ko, friends ko yung mga tita ko, yung mga pinsan ko. So basically, whole family, mag-friends kami sa social media. And alam nila na very social media savvy ako. Ayun nga, more of parang ito yung gusto kong maging passion, ito yung maging trabaho ko, ganyan. Ako, at that time, hindi na ako nag-hold back. Sabi ko kasi, may magic eh. May magic tong guy na to na na-meet ko. And then, ba't ako mag-hold back? Sabi ko sa sarili ko din, wala naman ding masama pag nagmahal ka. I mean, single naman siya. Wala naman kaming tinatapang ibang tao. So, ayun, yung tumakbo sa isip ko. So, sabi ko sa sarili ko, ba't ako mag-hold back? Bakit ako magtatago? And at the same time, bakit ko siya itatago sa friends and family ko? And sa public space, ganyan. Ayun, ang daming post na ganun. Tapos, May one day na parang nag-message na lang sa akin yung mga tita ko na sabi nila, sino yun? Sino yung tinatag mo? Ganyan. And parang ako, hindi ko masabi. Kasi at that time, hindi pa nga kasi ako out. And natatakot ako kasi sabi ko, baka mamaya hindi na ako matanggap. Magbago yung tingin nila sa akin. After that, ganyan. Hindi ko na lang siya sinasagot. Hindi ko siya sinasagot directly. So, as in, sinisin ko lang siya. Tapos minsan dinideny ko nga na hindi ko siya boyfriend. Ganyan. Na parang sabi ko, friend lang kami yan. Ganyan. Tapos nakakatawa pa. Every time na pupunta siya dito sa bahay, sinasabi ko lang sa family ko, ah, nag-i-edit sa akin yan. Nag-i-edit ng video ko yan. Which is half true kasi he's a multimedia artist. Tinutulungan niya ako sa Photoshop, sa video editing, ganyan. Marami naman din siya na input din sa akin sa work ko. So parang ako, nagkaroon ako ng parang loophole. Parang, pwede itong idahilan. So ako, ayun, naramdaman ko na din naman na parang, oh my God, he's the one. So parang sabi ko, sige, daling kita sa bahay, ganyan, patulungin kita dito, ganyan. So somehow, nagkakakitaan kaming lahat dito ng family. But I never introduced him personally dito sa family ko. And then one time, eto na. Pinatawag ako ng daddy ko. And in this exact place, in this exact moment, in this exact chair, kwarto ng parents ko. Ito, hindi talaga ito yung usual place na pinagsusutan ko. But, ayun, sabi ko nga, this is a very personal vlog for me. And a personal thing na i-share ko sa inyo. Medyo takot ako i-share. Because, ayun nga, I have to go back to the whole memory, whole photos, whole details. And me sitting here, tapos kausap ko kayo, parang, oh my God, parang nire-recreate ko yung pagka-coming out moment ko. But, ayun, pinatawag ako ng mami ko, kinausap ko ng daddy ko, nandito yung mami ko, tapos andun yung daddy ko. So, as you can see, ito yung side, ito yung view ko, and ito yung view ko from this side. So, nandito yung mami ko,
andito yung daddy ko. So, pinatawag ako, nakaupo ako dito, and then, naramdaman ko na na itatanong nila na, sino yun? Ba't lagi nandito yun? Bakit lagi siya natutulog? And, hindi ko siya masagot. Dahil, sabi ko, nahihirapan din ako. Nahirapan akong ipakilala siya because yun nga, dahil the pressure, the expectation, parang ang dami na tumatakbo sa isip ko, baka mamaya magbago, baka mamaya palalayasin nila ako, mamaya bugbugin ako ng daddy ko, mamaya sampalin ako ng mami ko, ganyan, mamaya hindi nila ako tanggap, ganyan. So, ang daming tumatakbo sa isip ko. So, ako, thankful ako na sila yung nag-approach. And then, di ako sumasagot, sino ba yun? And then, yung dinrap ng mami ko yung bomb question talaga. Sabi niya, boyfriend mo ba yan? Kayo ba? Gumanan siya. And then ako, napagawin na lang ako. And then, a moment of silence. Oh my God. Kinikilabutan ako. Same exact spot. Tapos, kinakwento ko. And then, si mami, na matok, na nahimik siya. And then, yung daddy ko, na hindi talaga siya matok, nagsalita siya. Which is a bad thing. Kasi talagang kinabahan ako. And then, sinabihan ako ng daddy ko na sinira mo yung pangarap ko sa'yo. Doon ako na-hurt. Doon ako napa-question ng sarili ko. And doon ako na parang, mali ba? Mali ba yung ginawa ko? Mali ba yung nagmahal ako? Mali ba yung ginawa ko, na tinanggap ko yung sarili ko, mali ba yung in-embrace ko yung sarili ko na pagiging ganito ko? As in, ang daming tumakbo sa isip ko. So, as in, after na nagsalita yung daddy ko ng ganun, as in, dude, pare, as in, talagang tinamaan talaga ako sa puso ko. So, napakasyon talaga ako, as in, nanahimik talaga ako, and then, dalawang araw kaming hindi nagpansinan, dalawang araw kaming hindi sumabay sa pagkain, ganyan, kasi ako nahihiya ako, kasi sabi ko, bakit kailangan umabot sa point na ganito? Dapat di ko na lang inamin, dapat di na lang ako nagsabi, ganyan-ganyan. But, ayun, eventually, 2 days after nun, nagkausap naman na kami din and nagpapansin na din naman kami. So, na-feel ko na lang din na parang wala naman silang choice na di tanggapin nila. Pero before that moment na lumabas ako dito sa kwarto nila, tinanong nila ako na parang, kailan pa, ganyan, sabi, kailan ko pa doon nalaman na ganito, ganyan, sabi ko sa mami ko, di ba nakikita niyo naman ako na traits na pagiging malambot, ganyan, inaasar nga nila ako ng mga pinsan ko, ng mga tita ko, ng mga kakilala nyo, ganyan, and then one time, nahuli pa ako ng mami ko na may butterfly clip, yung kumaganon-ganon na butterfly clip, natulugan ko, tapos nakaiwan siya sa ulo ko, nakita yun ang katrabaho niya, so ayun, sinabi ko lahat yun, sabi ko na parang kahit naman yung mga kaibigan ko, lahat babae, tapos minsan nga parang nasabi pa nga ng daddy ko na anong course daw yung kukuhanin ko sa college. Sinabi ng daddy ko pa joke sa mga tita ko na cosmetology. So ako parang at that time sabi ko, may idea naman pala sila, so sabihin ko na lang ganyan. Pero nung sinabi ko yun ng lahat, sabi ng mami ko, akala kasi namin ano, sila is ka lang ganyan. Sabi ko din sa sarili ko, somehow, masaya rin naman na nag-out ako. But at that same time, na nadinig ko yung ganong reaction na nabaliktad yung mundo, na nahimik yung mami ko, nagsalita yung daddy ko. So, kinabahan talaga ako. But then, pinanaligan ko na lang talaga yung sabi ko na this is me, ito ako, ito yung buong pagkatao ko. Kung hindi ko sasabihin sa inyo, ang hirap gumalaw. And kailan pa ako aamin. Tumatanda na rin naman ako at that time. Ayun, hanggang sa naging kami pa rin, nag-less na yung pinapupunta ko siya dito sa bahay, nakikita na lang kami dun sa McDo, midnight, so ang laki talagang part ng relationship namin yung McDo, so McDo, bakaya naman. Sabi ko na sa sarili ko na one day, matatanggap din naman nila, I mean, slowly but surely. Fast forward present day, ito yung kapatid kong babae, 17, nagdala siya ng guy dito sa family. Tapos parang ako na yung huling nasabihan na, kuya, busy ka ba? Ganyan, may pupunta kasi dito. And then, ako na lang pala yung huling hindi aware na may dalating siyang manliligaw, ganyan. Ang expect ko parang manliligaw nga. Pero, dumating dito sa bahay, boyfriend niya na. So, ako, natatakot ako for my sister, kasi sabi ko, baka mamaya mangyari din sa kanya yung nangyari din sa akin, na parang
kikwestiyonin or parang convincing stage, kanya. Tapos parang mapapaisip ka na bakit, bakit ko pinili yung ganito. Tapos naliwanagan yung sarili ko na, ah, babae yung kapatid ko and then lalaki yung jowa niya. So normal sa paningin ng tao. So ako parang medyo na ano ko, nagkaroon ako ng maliit na tampo na parang bakit sa community, bakit ganun? Ang bilis tanggapin pag opposite sex yung dun sa in a relationship. Like yung mami ko tinanggap agad yung guy and then, di ba biglang naging rant? But ayun, na ano lang ako, na parang napa-question lang din ako. Sana yung pag-out ko or parang sana yung pagpapakilala ko ng first boyfriend ko sa family ko. Sana yung naging ganun din. Naging ganun ka-smooth na pumunta dito, kinausap, tinanggap, nag-advise, na aral muna, wala mo nang chuchu-chuchu, ganyan. So ako, sabi ko, swerte niya. As in, swerte ng kapatid ko. Kasi I never had that experience. And I probably di ko na may experience ulit yon. So ang moral lesson itong vlog kong ito, if ikaw, mafe-feel mo na eto na, this is the moment, this is the right time na accepted mo na sa sarili mo. Yun yung dapat unang tanggapin mo sa sarili mo. You have to accept yourself first. Mahalin mo muna yung sarili mo in order for you to be accepted by others. Ganyan. Dahil kailangan matinding pag self-reflection, self-convincing kung ano ka ba talaga, kung sino ka ba talaga, kung basta kung ano preference mo, kung ano ba talaga yung identity mo. As in, mahabang process, hindi lang talaga siya na parang dahil bakla ka sasabihin mo. Hindi. I mean, sa younger audiences ko and sa mga nanonood din sa akin, hindi siya ganun kadali. So, as in, talagang struggle talaga na tanggapin sa sarili mo and at the same time sasabihin mo sa close friends, family and friends and sa entire universe, diba? So, as in, mahirap talaga yung pinagdadaan ng community. And know that na if ever na you come out to your friends and family, hindi man kanila tanggapin, know that na eventually matatanggap at matatanggap ka pa rin nila because sa kanila ka nanggaling and at the same time, anak ka, kaibigan ka, kapatid ka, kamag-anak ka. I mean, hindi man ngayon but eventually nararamdaman ko and naniniwala ako na matatanggap at matatanggap ka pa rin nila because you're part of the family. Yun lang sabihin ko na huwag kayong mag-give up, huwag kayong mag-give up sa mga tao just because ganito yung nangyari, ganito yung reaction nila, hindi maganda, or parang sobrang layo dun sa in-expect mong reaction from them. Yun, ma-advise ko na sa inyo na huwag kayong mag-give up sa taong mga ganon. Siyempre, di ba, dun sa process nga na magka-come out ka, akala nila, kilala ka na talaga nila, but hindi pa din talaga. Even you yourself, di ba, may time talaga na if you're part of the community, hindi mo talaga kilala din yung sarili mo. So, eventually talaga din, makikilala at makikilala mo yung sarili mo. And eventually din, makikilala at makikilala ka din nila and tatanggapin ka din nila. And my message to those parents who are watching this, hindi po namin ginusto na maging ganito kami. And hindi namin pinili maging ganito kami. Ever since bata kami, ganito na kami. May nararamdaman kaming ganitong feeling but we never accepted it because the society, yun yung sinasabi na parang babae at lalaki lang yung ginawa ng Diyos. But meron talagang side talaga namin na bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't gusto namin yung ganito? Sana maisip nyo po na hindi lahat ng tao pare-parehas. And even today, mas lalo naging open talaga yung culture, yung preferences ngayon sa panahon ngayon. And lalong-lalo na sa Gen Z, sa mga kabataan ngayon. So, ayun, sana huwag niyo pong isipin na pinili namin na to. Pinili namin yung ganitong landas. Because me, myself, ang dami kong convincing stage na ginawa. Not just one, not just two, but three. Yung three yung pinakamalala because I had a intense relationship dun sa girl na yun. To extend na no, alam niyo na may nangyari. No, which is, dun ko talaga, napatunayan na parang, this is not for me. So, ayun. And to all the Catholic na religious people, I believe din na hindi kami paparusahan ni God just because na nagmahal din kami. And my message to all the people who are planning to come out to their family and friends and close friends, acceptance is the key talaga.
And for me, yung acceptance, yung accepting stage talaga ng sarili mo is very, very important. Kasi paano ka mamahalin ng tao if you yourself hindi mo pa nga tanggap kung ano ka talaga? And at the same time, pag na-accept mo talaga yung sarili mo, as in sobrang magiging maluwag, as in sobrang magiging maluwag, like parang ang iisipin mo ng stage talaga is yung sasabihin mo na talaga sa mga important people from your circle or from your family. Kasi yun na talaga yung magmamatter. Hindi na talaga yung confused ba ako? Ganito ba dapat ako? Ganyan-ganyan. So, yun talaga muna. And, ang laki-laki ng mundo. Alam naman natin na maraming ganitong story, but know na hindi lang ikaw ganyan. Hindi lang ikaw yung nag-struggle at the beginning. Hindi lang ikaw yung nag-question sa sarili mo. So, know that hindi ka nag-iisa. And I believe that when you accept yourself, better things will gonna happen to you. I promise. Ayun, nakakatuwa. Nakakatuwa na parang from all the hard work and at the same time, from all the overthinking stage na dapat hindi ako nag-out, dapat hindi ko ganito. Kasi hindi naman kami nag-end up together ng ex ko. Nakatutuwa ako sa sarili ko na dumating yung time ko na nag-come out ako sa family and friends ko. And from that moment na eto, na kinakausap ko kayo, na parang nagbabalik ako dun sa dating pinagdaanan ko, hindi ko na siya pinagsisisihan. And at the same time, I'm very happy na dumating talaga yung time ko, nabawasan yung baggage na dinadala ko sa dibdib ko. Ayun, sana kayo din, dumating din yung time nyo. And to all my viewers out there, Happy Pride Month! Woo! Makakamit mo rin ang kaluwagan na itinatamasa mo soon. Nararamdaman ko yan. And naniniwala ko na things will gonna get better for you. Maniwala ka lang talaga. And don't give up. Don't give up. Don't ever, ever give up kung ano yung mga pinaglalaban mo. Just as long as na wala kang sinasaktan, do it. Happy Pride! Happy Pride to everyone! Ayan, thank you guys so much if na-enjoy nyo tong video na to. And it's a very, very special video for me. Sana naging special din siya sa inyo. And sana nakatulong din ako. And yung mga advices ko and yung mga tips ko, sana nakatulong ako. Basta mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Be responsible. So, ayan. Sana nakatulong ako with this video. And happy, happy Pride Month. And I'll see you guys on my next video. Bye!